subscribe! And don't forget to click the notification bell for more videos. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Muli ay atin po tatalakayin ang tungkol sa mga konseptong pangwika na may kinalaman sa ating nakaraang discussion noong tungkol sa malayuning komunikasyon. Ngayon, aalamin natin dito ano ang nilalaman ng mga konseptong pangwika. Una nating tatalakayin ang patungkol sa wikang pambansa. Pagka sinabing wikang pambansa, ano yung unang pumapasok sa inyo? Maaring sabihin ninyo, ang wikang pambansa, ito ay pagkakakilala ng isang bansa. Ito yung masasabi nating itinuturing na identidad ng isang bansa. Ito yung sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga bansa kung bakit nagkakaunawaan ang mga taong naninirahan doon. So ngayon, ibibigay ko sa inyo ang isa pa sa mga pagpapakahulugan sa wikang pambansa. Ito ay tinutukoy ng wikang pambansa ang wikang sumisimbolo sa pambansang pagkakakilanlan o identidad ng isang lipunan. Ibig sabihin, pagka merong wikang pambansa, ito yung magsisilbing daan, magsisilbing tulay upang magkaunawaan ang mga taong naninirahan rito. Halimbawa, may wika kang sinasalita, meron kang dialect na sinasalita dito lang sa Pilipinas. Ay napakaraming wikang ginagamit o dialectong ginagamit ang mga Pilipino. Halimbawa, dito sa atin, Masbate. Nakatira ka sa Masbate, yung iba nagsasalita ng Cebuano, yung iba ay Hiligay nun, at yung iba naman ay purong Bicolano. So pagka magaling magbinicol. So para magkaunawaan yung dalawang tao na nagsasalita o nakikipag-usap, gagamit sila ng wikang pambansa. Ano yung magiging silbi ng wikang pambansa? Yun yung magiging lingua franca nilang dalawa. Halimbawa, ako nagsasalita ako ng Masbate, nagsasalita ka naman ng Cebuano o ng Bisaya. Hindi ko maintindihan yung sinasalita mo, hindi mo rin naman ako naiintindihan. So, anong gagamitin natin? Yun yung wikang pambansa natin. Ang gagamitin natin upang magkaunawaan tayo. Ang magiging silbi ng wikang pambansa ay siya ang magiging lingua franca o tulay upang magkaunawaan ng isang tao na nag-uusap. Ibig sabihin, ang wikang pambansa rin, ito ang nagsisilbing puwersa upang matamo ang pambansang pagkakaisa. Tama po. Ibig sabihin, pagka merong pambansang wika, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa, nagkakaroon tayo ng isang idea, nagkakaroon tayo ng isang saloobin sa isang bagay, nagkakaunawaan tayo, anong gusto mong sabihin, anong gusto kong sabihin, anong nais kong iparating, anong nais kong ipabatid sa ganitong bagay. Halimbawa na lang, sa sistema ng edukasyon, gusto ko ganito, magkaroon ng limited face-to-face o pilot classes sa mga lugar na hindi naman gaanong o wala namang COVID, no? So, para mas lalong maunawaan, maintindihan ng mga bata ang kanilang ang kanilang gustong malaman sa paaralan. Ayon sa Saligang Batas 1987 sa Artikulo 14 Section 6, sinasabi na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Pilipino. Bakit nga ba kailangan magkaroon ng wikang pambansa? Kasi para magkaisa ang mga tao upang magkaunawa ng mga tao upang may pabatid, may ihayag ng isang tao ang kanyang gustong sabihin sa kapwa niya tao. Ngayon, sinasabi sa Article 14, Section 6 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, hindi po Tagalog, hindi po Ilonggo, hindi po Cebuano, hindi po Masbate, hindi po Binicol na salita. Sinasabi, pagka nakalagay sa pambansa sa saligang batas na sinasabi ng wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, yun yung ating dapat ito yung dapat nating sabihin na ang wikang pambansa natin ay Filipino. Ito yung magsisilbing lingua franca sa mga tao na naninirahan sa Pilipinas. Samantalang ninilinang ito, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pasalig pa sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika alinsunod sa tadhana ng batas at sangayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso. Ngayon, habang nililinang ito, paano natin siya lilinahin, paano natin siya gagamitin? Halimbawa, para mahalin natin ang ating wika, gamitin mo ito sa pagsasalita, gamitin mo ang pambansang wika natin. Huwag kang maiiya na salitain ang ating wikang pambansa na Filipino sa pagsulat mo ng mga tula, sa pagsulat mo ng awit. Alam ko, marami sa inyong mahilig magsulat ng tula kasi gusto nyong i-express yung saloobin nyo, gusto nyong ihayag yung saloobin mo. Halimbawa, in love ka. Halimbawa, crush mo si ganito, crush mo siya.
So, idadaan mo siya sa tula. Sa pamamagitan nito, lalapatan mo naman siya sa nanghimig para maging awitin. So, doon na ipapahayag mo sa kanta, sa tula, ang iyong gustong sabihin gamit ang sarili nating wika. Minsan na, minamahal pa natin ang mga wikang banyaga kaysa sarili nating wika. Huwag nang po sana dahil ito na lamang ang ating pagkakakilanlan sa isang sa ating bansa. Dapat magsagawa ng mga hakbangin ng pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguy ang paggamit ng Filipino bilang medium o ng opisyal na komunikasyon. Pwedeng gamitin dito yung naalala niyo yung parang may debate, may mga patalumpate. So sa paaralan, ginagawa yan ng mga guro, lalo na sa guro sa Filipino, may mga subject sa Filipino. Ito ginagawa nila yung paligsahan sa time namin. Balagtasan. So, isa ako sa kalhok sa balagtasan noon. So, ito yung dapat na pantulong natin upang mapaunlad natin at mapayabong ang ating wikang pambansa. Pagka sinabing wikang panturo, ito yung wikang opisyal na ginagamit sa mga formal na edukasyon. Ibig sabihin, merong wikang sinusunod sa pagtuturo sa sistema ng edukasyon. Naalala nyo noong elementary tayo, di ba, hindi natin masyadong ginagamit yung mother tongue natin. Pero ngayon, ayon sa batas, sa ligang batas, number 10533 or Enhanced Basic Education Act of 2013 na nilagdaan noong panahon ni Ninoy Aquino, dito ay mandatory po na kinakailangan dumaan po sa kindergarten yung bata na edad 5 taon. Pagkatapos, gagamitin naman ang mother tongue o ang unang wikang natutunan sa ating tahanan mula kindergarten hanggang grade 3. Ibig sabihin, ito yung pagkakataon na gagamitin ng bata ang kanyang mother tongue upang maipahayag niya ang kanyang saloobin kuro-kuro ayon sa kanyang natutunan sa paaralan. Ito ay hindi kailangan hadlangan ng teacher o ng guro para sabihin ang kanyang gustong sabihin sa discussion sa pamamagitan ng mother tongue or wikang natutunan niya sa tahanan. Ngayon, ito ay nabibilang ba sa opisyal na wikang ginagamit sa formal edukasyon? Opo, sapagkat nakasaad po ito sa Republic Act 10533. Tandaan po natin, nakasaad po sa 10533 or Enhanced Basic Education Act of 2013 na nilagdaan noon ni Ninoy Aquino. Ito ang wikang itinadhana ng batas. O ibig sabihin, kabilang po talaga ang mother tongue ngayon sapagkat itinadhana po siya ng batas upang gamitin sa medium, gamiting medium o instrument sa paghahatid ng mga impormasyon at kaalaman sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang antas. Pagka nasa grade 4 na tayo, hindi na sinasabi na gagamitin pa natin ang ating mother tongue sapagkat ang gagamitin na natin doon ay Filipino at saka English. Ukol sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino. Ibig sabihin, mga wikang opisyal, ibig sabihin dalawa ito. Ito ay Filipino at saka English o English. Ang mga wikang panrelihiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa relihiyon at magsisilbi na pantulong ng mga wikang panturo roon. Ibig sabihin, meron tayong ginagamit na mother tongue, grade 1 to grade 3, tapos grade 4 hanggang makagraduate tayo ng grade 12. So, gagamitin naman natin ang English at saka Filipino sa ating pag-aaral. So, gagamitin mo ang Filipino sa subject na Filipino, gagamitin mo yung English sa subject na English, like math, science. So, sa Filipino man, ang Filipino naman na subject. Opisyal na wika. Pag sinabing opisyal na wika, tinatawag na opisyal ang isang wika na binibigyan ng natatanging pagkilala. Ibig sabihin, kinilala ng batas, nakasaad sa batas. Bilang wikang gagamitin sa mga opisyal na transaksyon ng pamahalaan, halimbawa, yung English, ayon sa Article 7 ng 1914, Article 14 ng 1987 Constitution na nakasaad doon, na dalawa ang opisyal na wika ng Pilipinas, Filipino at saka English. So, Article 14, Section 6 at saka 7. So, sa 7, doon nakasaad ang opisyal na dalawang opisyal na wika ng Pilipinas, English at saka Filipino. Sa
Section 6 naman, ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino. Pag sinabing opisyal na wika, tinatawag na opisyal ang isang wika na binibigyang pagkakilala sa konstitusyon, natatanging pagkilala sa konstitusyon na kasad sa batas. So, ibig sabihin, nagiging opisyal pa lang isang wika pagka nakasulat sa batas. Halimbawa, K-12, mother tongue base. So, mother tongue base sa K-12, grade 1 to 3. So, ituturo ng teacher, gagamitin ng teacher ang mother tongue. So, ito yung dalawang wika ng Pilipinas, Filipino at saka English. Nakasad po yan sa Article 14, Section 7. Drills tayo para maunawaan natin ang ating tinalakay. Ang purpose po ng drills para ma-master, ma-remember yung mga concepts na dapat nating maalala during discussion. Ayon sa Salinging Batas, 1987, ano ang dalawang opisyal na wika ng Pilipinas? 5, 4, 3, 2, 1. Tidin! Mahusay! Ang tamang sagot ay Filipino at saka English. Ang gagaling naman. Ito ang sumisimbolo sa pambansang pagkakakilanlan. So, ibig sabihin, merong pagkakaisa-isang bansa pagka merong wikang sumisimbolo sa kanila sa pagkakaisa. Magaling. Ang tamang sagot ay wikang pambansa. Ito ang opisyal na wikang ginagamit sa mga formal na edukasyon. Ibig sabihin, nakasad sa batas. Ito yung kailangan na gamitin sapagkat ito ay nasa mga formal na pang-edukasyon. 5, 4, 3, 2, 1. Mahusay. Ang tamang sagot ay wikang panturo. Ilang pangkaalaman hingil sa wika? Ito ay part pa siya ng mga konseptong pangwika na kinakailangan nating maunawaan bakit meron ito. Una ay ang bilingualismo o bilingualismo. Pag sinabing bilingualismo, ito yung isang individual ay may kakayahang gamitin ng dalawang wika ng may kahusayan. Sabay niyang ginagamit ang wika na may kahusayan. Halimbawa, magaling siya mag-English. Magaling din siya mag-Filipino. Magaling siya mag-Portuguese. Magaling siya mag-Filipino. So, may mga taong magagaling sa English at meron din mga taong magagaling din sa Filipino. Pagkakapwa niya ginagamit ang wika ng may kahusayan, ang tawag sa taong na yon ay bilingual. Ibig sabihin, ginagamit niya ay dalawang wika ng may kahusayan. So, dalawang wika ng may kahusayan. Pag sinabi naman multi, ibig sabihin multi, marami. So, higit sa dalawa. So, hindi isa, hindi dalawa, higit siya sa dalawa. Ibig sabihin, tatlo ang kanya niyang gamitin ng may kahusayan. Ito yung gumagamit ng higit sa dalawang wika, katutubo man o dayuhan, magaling siya halimbawa, mag-Ilonggo, magaling din siya mag-English, magaling din siya mag-Filipino, magaling din siya mag-Portuguese, magaling din siya mag-Espanyol. So, nabibilang siya sa multi. Ibig sabihin, multilingualismo ang isang tao na may kakayahang gamitin na higit sa dalawang wika ng may kapwa kahusayan. Ayon sa European Commission 2007, ang multilingualismo ay tumutukoy sa kakayahan ng lipunan o individual na makapagsalita at makaunawa ng higit sa dalawang wika. Ibig sabihin, hindi lang pala dapat na nakakapagsalita yung tao. Ibig sabihin, nauunawaan niya rin yung kanyang sinasalita, nauunawaan niya rin yung sinasalita ng kanyang kausap. Ang una at pangalawang wika, ano ba yung tinatawag na una? Ano naman yung tinatawag na pangalawang wika? Tumutukoy ang unang wika sa unang wikang natutunan o tinatawag ang unang wika bilang unang wikang natutunan. Saan? Sa tahanan. Ito yung sinasabi ng mother tongue. So, ibig sabihin, before tayo pumasok sa paaralan noon, nung grade 1 tayo, meron tayong wikang unang natutunan sa ating bahay. Kung halimbawa, ang una mong natutunan sa iyong bahay ay magsalita ng English, yun yung mother tongue mo. Pero kung una mong natutunan ay si Bisaya, so Bisaya yung mother tongue mo. Ito yung kinamulatan ng isang individual simula sa pagsilang. So, kung may estudyante kang magaling mag-English sa grade 1, kindergarten, so wag mong sabihin magsalita ka ng Pilipino kasi doon ako mas nakakaunawa. Hindi. Ibig sabihin, kinakailangan mong pasalitain ang bata ng English at
yun na kailangan mong unawain yung bata kasi yun yung kanyang mother tongue. Samantala, ang anumang wika na matutunan ng isang individual matapos matutuhan at makapagsalita ng unang wika ay tinatawag na pangalawang wika. Ito ay malinaw. Halimbawa, meron kang unang wika. Labas dun sa unang wika na natutunan mo, halimbawa, Bisaya, at natuto ka ng English, natuto ka ng Filipino, yun yung tinatawag na pangalawang wika na natutunan mo bilang isang individual habang nag-aaral ka o di kaya'y habang nakikipagsalamuha ka sa iyong kapwa-tao. Maaring ito ay pangwikang katutubo sa nasabing komunidad o wikang pambansa o wikang pandayuhan. So tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, maaring ito ay wikang katutubo na natutunan mo, wikang pambansa o wikang katutubo ay wikang pandayuhan. Ano naman ang tinatawag na dialekto? Pag sinabing dialekto, wikang ginagamit sa isang particular na lugar. Halimbawa, ito yung halimbawa, ang wika ay Tagalog. So, ang ginagamit sa Rizal, Tagalog, Tagalog Rizal, doon sa nakatira sa Rizal Parting, Rizal. So, doon naman sa Mindoro, Tagalog Mindoro, doon naman sa Cavite, Tagalog Cavite, yung ginagamit nilang. So, sa Bicolano, Bicolano Camarines Sur, Bicolano Albay, Bicolano Camarines Norte. Idiolic, pag sinabing idiolic, ito yung wikang pagkakakilala ng isang individual. Halimbawa, ang buhay ay wither-wither lang. Dahil yun. Sino siya? Diba siya si Kuya Kim na ngayon nasa GMA na. Wala na siya sa ABS-CBN. Or ano? Excuse me po. Siya naman si, ayun, yun yung reporter sa GMA, si Mike Enriquez. Batay sa individual na paraan sa paggamit ng wika. Halimbawa, okay, mahusay, magaling. Sino siya? Tama. Guru or ang teacher. Ayon kay Ocampo, ang kalidad ng boses at katayuang pisikal ng mga salik upang makalikha ng idiolik ng isang individual. Naalala nyo nung hindi pa mag-aanong talamak yung TV, di ba sa radyo tayo nakikinig? Kilala mo kagad kung sino yung DJ kasi sa boses pa lang, sa kalidad pa lang ng boses, alam mo na kagad na, okay, ganito, magandang umakala sa inyong lahat. Parang si yung sa MOR, naalala ko si Jason, si Casey, si Morgan. So, alam ko kagad sa kalidad pa lang ng boses nila, kilala ko na kung sino agad yung DJ sa radyo. Pag sinabing idiolic, ito yung wika na kilala yung isang individual na pagka nagkasalita pa lang siya, alam mo na kagad na siya yun. Bawa, excuse me po, ang buhay ay wither-wither lang. Sa kalidad naman ng boses sa mga DJ, kilala mo kagad kung sino yung DJ. That is idiolic ang tawag doon. Pagkakakilanlan ng isang individual, batay kung paano nila ginagamit ang isang wika. Puntahan na natin ang drills. So, dito, susubukin po kung paano nyo kaagad natandaan ng mabilisan ng ating tinalakay. Ang klaseng tanong na ito ay isang situational question. Ganito yung mga tanong sa board exam. So, makaka-encounter kayo ng mga itong klaseng tanong pagka nag-take na kayo ng board examination. Number 1, si Minda ay tubong Ilocos. So, tubong Ilocos siya. Umuwi siya galing Japan upang mag-aral sa isang sikat na universidad sa bansa. Sa makatuwid, ang wikang natutunan niya sa Japan ay nagpapakita ng patlang. Isa-isahin natin yung tanong, uunawain natin siya. Gagamitin natin yung letter C, comprehension. Ang tanong, si Minda ay tubong Ilocos. Ibig sabihin, pinanganak siya sa Ilocos, doon siya sinilang. Umuwi siya galing Japan. Ibig sabihin, hindi talaga siya taga Japan upang mag-aral sa isang sikat na universidad sa bansa. Sa mga katuwid, ang wikang natutunan niya sa Japan ay nagpapakita ng patlang. Ano yung choices? Unang wika ba? Pangalawang wika ba? Ikatlong wika ba? O multilingual ba? Ano yung tanong ulit? Si Minday Tobong Ilocos, umuwi siya galing Japan upang mag-aral sa isang sikat na universidad sa bansa. Sa makatuwid, ang wikang natutunan niya sa Japan ay nagpapakita ng ano? Ano yung natutunan niyang wika sa Japan? Ano ang tawag doon? Tanggalin natin
Gamitin naman natin yung letter R or removal or elimination. Anong una nating tatanggalin dyan? Okay, ano nating tatanggalin? Multilingual. Ibig sabihin, pagka sinagot mo ang letter D, automatic mali ka, hindi mo inisip yung tanong. At yung letter C, bakit wala naman tayong diniscuss na ikatlong wika, pero batay sa DepEd, ay merong ikatlong wika. Yun yung natutunan mo higit doon sa pangalawang wika. So, gumagamit ka na para ka nagiging multilingual na tao. So, anong tamang sagot dito? It's either A or B. So, mahusay. Ang tamang sagot ay letter B. Bakit? Ang unang wika niya kasi, maring Ilocano. Kasi tubong Ilocos siya. Ang tanong kasi dito, ang wikang natutunan niya sa Japan, so, ano yung tawag doon sa wikang natutunan niya sa Japan? Ito ay pangalawang wika. So, ang tamang sagot, letter B. Ganun po sumagot sa isang situational na tanong sa majorship. Pangalawang tanong. Ito ang wikang kumakatawan sa isang individual. Ayan, kilala mo kagad pagka nagsasalita siya. Kilala mo kagad yung kalidad ng boses niya. Kilala mo kagad na si Sir Carlos yung nagsasalita kasi sa kalidad ng boses niya ang pangit. Okay. Letter A, dialecto. Letter B, sociolic. Letter C, bilingualismo. Letter D, idiolic. So, una nating tatanggalin. Palagi tayong gagamit ng letter R or removal. Una nating tatanggalin ay ang sociolic. So, tanggal ka agad at ang bilingualismo. So, hindi na kagad siya kasama. So, it's either A or D ang tamang sagot. Mahusay ay letter D ang tamang sagot. Ito ay tinatawag ding wika. Wikang sinuso sa ina o inang wika. Yan, kung napakinggan yung sinabi mo kanina sa diskusyon, ano yung tinatawag na inang wika o wikang sinuso sa ina? A, official na wika. B, pangalawang wika. C, unang wika. D, wikang pambansa. So, removal tayo. Kasi naunawaan na natin yung tanong. Sinasabi, anong tawag doon sa wikang natutunan ng isang tao sa kanyang sariling tahanan? Yun yung tanong dyan. So, ibig sabihin, tanggal na kaagad yung official na wika at saka pangalawang wika. Mahusay, ang tamang sagot ay letter C, unang wika. Ayan, so magandang araw po muli sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating discussion. Sana sa pagsagot natin sa mga multiple choices na ganyan, yan ay mga paraan at technique na dapat nating malaman. Una ay kailangan muna nating unawain ang tanong. Huwag natin kakalimutan mag-eliminate o mag-remove ng dalawang choices para makuha natin yung tamang sagot muli. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Christian Canlas.